Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng July 27, 2023 na kung saan sa ngayon ay halos nasa atin na pong boundary si Bagyong Egay at palabas na po sa ating area of responsibility anytime from now. Humina na rin po ito pero nananatili pa rin na malakas habang taglay ang lakas ng hangin na umaabot po sa 165 kilometers per hour habang kumikilos po pa-northwestward, papalayo na po sa ating kalupaan. Pero kahit na lumalayo na po ito ay patuloy pa rin itong nakakaapekto sa ating bansa lalo na dito sa Northern Luzon dahil yung strong typhoon force wind po nito ay nag-i-extend hanggang po sa 700 kilometers mula po sa gitna at patuloy din itong pinapalakas ang habagat na siya pa rin pong dahilan ng mga pag-uulan sa western section po ng ating bansa. Samantala, ang sama ng panahon sa labas ng ating Bay Area ay tumaas na po ang tsansa nito na maging bagyo at kung papasok na po sa ating area of responsibility posible ngayong weekend ay tatawagin na po yan sa local name na Bagyong Falcon. Posible ito na malakas na bagyo pero posibleng lilihis ngunit papalakasin pa rin nito ang habagat na siya pa rin pong patuloy na magdadala ng maulan na panahon dito po sa ating bansa. At dahil po sa pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyong si Egay, ay mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-uulan na minsan ay may mga pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, ilang bahagi po ng Calabarzon, ilang bahagi lamang ng Bicol Region, Western Visayas, at may mga isolated rains naman sa Mindanao, dulot po ng habagat. Dahil pa rin po kay Bagyong Egay, ay nakataas pa rin po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa northwestern portion ng Ilocos Norte, Bangi, Pagudpod, Burgos, Pasukin, at Signal No. 1 naman sa may Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Kalinga, Abra, the rest of Ilocos Norte, Apayao, northern and central portion ng Ilocos Sur sa may Gregorio del Pilar, Magsingal, San Esteban, Banayoyo, Burgos, City of Candon, Santa Lucia, Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Lidlida, Nagbukel, Sinait, Suyo, Sigay, San Ildefonso, Galimuyot, Quirino, City of Vigan, San Emilio, Kabugaw, Kawayan, San Juan, Santa, Bantay, Santo Domingo, Santa Cruz, Santa Maria, Narvacan, Salcedo, Tagudin, Cervantes, maging po sa western portion ng Mountain Province sa may Besaw, Sagada, Bontoc, Sadanga, Tadjan, Sabangan, Bauco at Batanes. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dahil mataas pa rin po ang mga tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil yan sa pinagsamang epekto ng malakas na habagat at ng papalayo ng si Bagyong Egay. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa pinagsama-samang epekto ng habagat at ng bagyong si Egay, ay pinagbabawal pa rin po ang pagpalaot sa buong seaboard ng kanluran ng Luzon, buong seaboard ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 4 to 9 meters height. Kaiwasan muna natin ang pumalaot sa lahat po ng klase ng sasakyang pandagat sa mga may kulay pula po para makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Tako pa muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!